Sitayo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami ay maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakalalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong efod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago magsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Sino ang haring dakila? Siya'y ang Diyos na lumikha. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon na may maraming tao nakaupo pa sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po nating mga kapwa deboto na nagsisimba through online sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus Nazareno ay sumain niyo po saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo. Tayo mga Pilipino, napakahilig natin na kapag ka may bagong kakilala, pipilitin at pipilitin natin na magkaroon ng koneksyon. Ikaw pa si ano, taga ganito ka? Si ano, taga ganito? Kilala mo ba si ganito? Di ba? Parang Pilipino, no? Talagang naghahanap ng kakoneksyon, ano? Lalo kapag ka nalaman na kamag-anak ko, kaibigan mo, o kamag-anak mo ay kamag-anak ko rin, yan na, no? Masayang-masaya tayo, no? Pagsikat yung isang tao, nais natin na tayo ay konektado. Pero pag nalaman naman natin na isang mandarambong, masamang ugali, kung maitakwil naman natin at maitatwa, hindi,
Magkaapelyido kayo eh. Hindi ko siya kilala. Ay, mga ganon, ano? Well, nakakalungkot manisipin pero ang nangyayari sa pagiging pamilya ng isang Pilipino, no, ay nagiging eksklusibo ang pamilya. Kapag mabuti, kamag-anak ko yan. Pero kapag kamasamang tao, hindi ko kilala yan. Yeah? Wala akong kaugnayan dyan. Mga kapatid, ngayon sa ating ebanghelyo, tila baga itinatwa ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid sa unang dinig, no, ng mga salitang ito ng ating ebanghelyo, sa kanyang tugon ang sabi ay, ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ano bang ibig iparating sa atin ni Jesus? Ano? Lalo na sa pagpapatibay natin ng ating pag-unawa sa kung ano nga ba ang tunay na pamilya. Una, pinagtitibay ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi lamang ito tungkol sa nakagisnan nating pamilya o yung ating mga blood relatives, no, yung mga kadugo, kundi ang mas malawak na pamilya kung saan tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo sa iisang Ama. Tama nga naman, ano? Dahil sa ating pagkakabinyag bilang mga Katolikong Kristiyano, tayo ay naging magkakapatid kay Kristo. Hindi na lamang tayo anak ng mga magulang natin, kung hindi anak tayo ng Diyos Ama at kapatid ng ating Panginoong Jesus. Mas lumawak yung pamilya. Kaya rin naman siya tinawag na Katoliko na Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Katoliko or Catholic is the universality, no? Pangkalahatan. Hindi lamang Katoliko ka sa Pilipinas at sa ibang bansa, hindi na. Lahat ng mga Katoliko sa buong mundo, no, ay nararanasan yung pagiging magkapatid kay Kristo. Huh? Kaya tayo tinawag na mga Katoliko. Pangalawa, no, ang matibay at malalim na pakikipag-ugnayan ay nilalagpasan pa ang pagiging magkadugo. Hindi lang dahil hindi kayo magkadugo, hindi mo na pagmamalasakitan o gagawa ng mabuti. Ang gagawa mo lang ng mabuti, yung kamag-anak mo, ay parang hindi naman po yata tama, hindi ba? Pagiging magkababayan, magkababayan kami yan, o kaya tutulungan ko yan. O kaya magkalipi kami yan, no? Pares kaming Pilipino, pero kapag ibang nationality na, hindi na natin tutulungan, no? Ganun ba yon? Nilalagpasan nito yung pagiging magkadugo, magkababayan o magkakalipi, sapagkat ang pagiging magkakapatid, no, ay walang pinipili na pagkakataon o sitwasyon. Pangatlo, wala nang iba pang mas makapagpapasaya sa Diyos kung hindi ang makita niya tayong mga anak niya na nagkakaisa at nagmamahalan. Kinakalinga ang bawat isa sapagkat ito ay patunay, no, hindi lamang ng pagkakakilanlan natin bilang mga anak, kung hindi pagkakakilanlan ng Diyos na hindi makasarili. Hindi ba? Pag nakikita sa mga anak, no, yung ugali, ay manang-mana sa tatay, manang-mana sa nanay. Yeah? Ganon din naman kung isinasabuhay natin yung mga salita at turo ng ating Panginoong Jesus, ano? Nagiging salamin din tayo ng pagkakakilala ng ibang tao sa kung sino ang Diyos. Panghuli, no, tinutularan natin si Jesus, ang ating pong Jesus Nazareno, ng husto kapag minamahal at kinakalinga natin ang bawat isa. At yan siguro ang pinakamagandang paalala sa atin bilang mga deboto ng pong Jesus Nazareno. Pag tinutularan natin si Jesus na ating pinagdidebosyonan, no, ay nakikita yung pagiging mga anak ng Diyos natin. Nakikita yung pagiging mga deboto, tagasunod natin kay Kristo. Mga minamahal kong kapatid, yan yung hamon sa atin, ano? Ngayong araw na ito, hindi lamang maging parte ng isang pamilya, kung hindi maging parte ng pamilya ng Diyos sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa tulad ni Jesus. Tandaan po natin, hindi tayo tao kung hindi tayo marunong makipag-ugnayan. At hindi tayo Kristiyano, hindi tayo mga Katoliko, kung hindi tayo marunong makipagkapwa tao.
Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Jesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Ang ating itutugon, gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyosamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami ay sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa aming kaloob at
pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, laki nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ay ibinigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng inyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maanalan nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aaral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.